Pwede rin gawing lighter, mga ka-DIY, tingnan nyo. Mga kuryente kaya to. Ay, mainit! Hindi siya nakakakuryente, mga ka-DIY, pero nakakapasok. So, mainit. Welcome back, mga ka-DIY. For today's video, may bago tayong DIY kit na bubuin. Nakikita nyo ba yan? Ayun. Gagawa tayo ng mini Tesla coil. So, nabibili lang to online. Curious lang ako kung paano siya mag-work. Buuin natin, mga ka-DIY. Kung gusto nyo rin ng mga simple project experiment, pwede nyo rin bilhin to. Ilalagay ko yung link sa video description. Pero ngayon, buuin muna natin siya. So, ito yung main component ng ating Tesla coil, mga ka-DIY. Ito yung coil niya. Ayan. Ayan. Ano pa yung laman ng package? So, meron siyang manual, mga ka-DIY. Sobrang helpful. Oh, ha? Chinese. Hindi mababasa. Pero sa likod, andito yung circuit niya. So, ang tawag sa circuit na to is Slayer Exciter Circuit. Tapos, pwede na rin na Tesla coil yon. Kumbaga, ito yung circuit niya. Ito yung switch natin ng on-off. Ito yung supply natin na 12 volts. So, pag in-on natin yung switch, magkakaroon ng supply yung gate ng transistor and then magkakaroon ng current flow dito sa ating primary coil. Yung primary coil nito, mga ka-DIY, ay ito, nasa PCB mismo. So, yung primary coil na yan, mag-i-induce ng voltage sa ating secondary coil, which is itong coil na to na mas maraming turns compared sa ating primary. So, anong ibig sabihin nun? So, ang output niyan, magkakaroon ng high voltage. So, yung high voltage mapuproduce dito sa ating coil. So, makikita nyo mamaya, magkakaroon tayo ng plasma. So, buuin natin muna, mga ka-DIY. Pero yun lang yung basic circuit niya. Sobrang simple lang, mga ka-DIY. Slayer Exciter Circuit, yun yung tawag sa kanya. So, sa package, ito yung makukuha natin, yung PCB niya, ayan. Yung PCB, mga ka-DIY, is may label naman. So, madali natin ilalagay yung mga components niya. Ayan. So, ito yung heatsink para sa ating transistor, BJT transistor. Ito yung DC input niya, mga ka-DIY. Stand-offs, ayan, stand-offs para sa ating board dyan, para tumayo yung board natin. Tsaka, ano pa to? Tornilyo para sa heatsink. Tapos, isang resistor, capacitor, LED. Ayun, mga ka-DIY, buuin na natin yung ating mini Tesla coil. So, una kong ilalagay is yung resistor. Ito, andyan, no? 10K resistor. Tapos yung capacitor, mga ka-DIY dito. Non-polarized naman yung capacitor, so kahit saan may kabit dyan. Pakitaan ko kayo ng skills, oh, di ba? Naghihinang habang nasa ere. Dito rin nag-focus. Oh, di ba? Astig. Ano pa, mga ka-DIY? LED. Yan, yung LED natin. Alin nga ba yung positive at negative nito? Yung maiksi yung negative. Tapos yung mahaba yung positive, mga ka-DIY. So, kapag hindi umilaw, baligtad. Pero hula ko lang yun. Hindi ko natanda eh. Yan.
Tapos yung switch natin, mga ka-DIY. So, dito yan. Switch. Yung DC connector natin, mga ka-DIY. Ganyan ba? Oh, wala namang ibang way. Yun lang. I-trim natin yung mga extra na wires, mga ka-DIY. Next na natin mga ka-DIY ay itong ating MOSFET. So, lagyan natin ang thermal paste para sa heat transfer niya. Ayan. Next na mga ka-DIY ang ating secondary coil. Kakabit na natin yan dito. So, i-glue ko na lang mga ka-DIY. Tapos yung isang tip niya, ayan o, ihinang dito sa likod. Yan. Kunin ko lang yung glue stick. Glue gun mga ka-DIY. Tapos, ayan, tanggalin natin to mga ka-DIY. Itaas natin yan. Diyan kasi lalabas yung ating high voltage. High voltage. So, diyan makikreate yung plasma natin mga ka-DIY. Yan, tapos na. Ikabit lang natin yung standoffs natin mga ka-DIY para may paa yung ating Tesla coil, diba? Ang cute. Ganun lang to kadali gawin mga ka-DIY. Tapos, huwag kayong mag-alala, safe naman to gawin. Kasi, di ba sinabi ko, high voltage. Low current naman siya, yung high voltage na yon. So, hindi naman siya delikado kasi maliit lang. Pero kung meron kayong Tesla coil na malaki, ayun, medyo mag-iingat tayo. Pero ito, subukan muna natin kung gagana. Sana gumana mga ka-DIY. Alam nyo ba yung Tesla coil is na-invento yan ni Nikola Tesla?
So yan yung unang-unang wireless na electricity transfer. So makikita nyo mamaya paano gumagana yung wireless na electricity. Yan, maganda tong gawing small project sa bahay. Kapag bagot ka na, o di maglaro ka, gumawa ka nito mga ka-DIY. Ayos to. O, ayan, buo na ang ating mini Tesla coil. Or also known as Slayer Exciter Circuit. Ayan. Ngayon, testingin natin, kuha lang ako ng 12 volts na supply. Putulin ko pala yung paa nung transistor kasi protruding eh, lumalagpas dun sa standoffs natin. Galing ah, protruding, pero yung may naisip ko yun. Oh, ayan, nakatayo na siya ng maayos. Ayan mga ka-DIY, ito na yung 12 volt supply natin. So, ikakabit natin, sana umilaw siya. Oh! Oy! Gumagana! Ah, mainit! Nakikita nyo ba mga ka-DIY? Patayin ko yung ilaw ha, makikita nyo yung plasma lumalabas. Oh, kita nyo ba? Nasa dulo. Oh, kita nyo yung plasma. Kulay violet. So sabi hindi naman siya ano, pero try natin, i-ano natin. Kung makikita nyo, ayun eh. Ayun. Nakakuryente kaya to. Ay, mainit. Hindi siya nakakakuryente mga ka-DIY pero nakakapasok. So mainit. So yan, plasma yan kasi high voltage yung output dyan sa dulo na yan. Tapos yung high voltage na yon na-ionize niya yung atmosphere. So kaya nagkakaroon ng plasma. Ayan o, kulay violet. Medyo hirap lang mag-focus yung camera pero ayan, kulay violet. Kita nyo ba? Focus ka. Yun! Kita nyo? Yan. Astig! Tapos ito pa, may magic ako ipapakita sa inyo mga ka-DIY. Toot! Toot! Oh, di ba? Oh! Yan ang wireless energy! Panis! Amazing! So, ayun. So, kung may anak kayo na gusto nyong i-amaze, ayan, bili kayo nito, mura lang to mga ka-DIY, matutuwa na yung anak nyo, di ba astig? Wireless energy yan, no? Kasi yung plasma, or yung energy sa paligid niya, nai-induce yung gas sa loob nitong bulb na to, o, di ba? Oh, ha? Pwede rin yung compact na fluorescent eh, kaso wala ako eh, puro LED kasi yung ilaw dito sa bahay eh. Pero ayan, kita nyo, di ba? Wireless. Astig, mga ka-DIY. Yan yung wireless energy. Oh. Ang galing. So, isa pa. Yung may liwanag para makita nyo. Oh. Kita ba? Mas okay pag madilim, eh, no? Oh. Asti. Galing na. Galing no, mga ka-DIY. Pwede rin gawing lighter, mga ka-DIY. Tingnan nyo. Lang battery yan ha, baka sabihin nyo nandadaya ako ha, dito ko pa hawakan no? Oh, nasa kamay ko pa. Ay hindi tumatagos. Oh, galing oh. Oh, astig. Yon. Sana nag-enjoy kayo sa ating quick video mga ka-DIY. So napakasimple lang nito. Hindi siya DIY kasi project kit siya. Pwede ka rin gumawa. Kaso
since napakamura lang niya, parang useless na paghirapan ko pang gawin tong coil na to, mga ka-DIY. So, tinry ko na lang. Kasi natuwa lang ako, kaya ako binili. So, ayun, baka matuwa rin kayo, bili na lang din kayo, mga ka-DIY. Sobrang simple lang naman. Sobrang simple niya lang gawin, ilang components lang yon. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo. Please don't forget to subscribe. Yan, may subscribe button. Click nyo rin yung bell para ma-notify kayo once may bago tayong video. Please like and share. Thank you, mga ka-DIY.